Kumusta ulit Spookify admin at readers? Ituloy na natin ang karugtong ng kwento. Dumating kami sa Lanao del Norte umaga na. Nagulat sila buddy dahil nakakotse ako. Pasayaw-sayaw pa siyang naglalakad pasalubong sa amin. Si buddy lang ang tanging nakakakita kina Ascobar at Marley Candiwata na nakasakay rin sa loob ng kotse. Si partner nasa gate lang ng kawayan nila. Karga-karga niya ang sanggol na sina Sunbath. Kasama niya sina Moy, Tina at Erwin at naghihintay sa akin na huminto sa harap nila. Pagkababa ko sa kotse, baka sa mukha ni partner ang tuwa. Nakangiti siya na makita ako. Namiss na niya ako. Halata naman eh. Ang gara ng kotse mo ba yawa? Patayin ako. Gagasgasan ko lang yung kotse ng kapitbahay namin na napakayabang kumagmaneho. Agad na sinabi sa akin ni Buddy. Sabay-akbay na hinihiram niya yung susi ng kotse. Idadamay mo pa tong kotse na to, eh hindi nga sa akin to eh. Papahamak mo pa ako sa kapatid ko. Sabay tawa ko habang binatukan ko si Buddy. Kumain ka na. Halika, pasok ka sa loob. Sabat ni partner habang kinukulit ako ni Buddy. Hindi pa ako kumain. Gutom na nga ako eh. Sige, sunod na ako. Sagot ko kay partner. Lumingon pa ako sa kotse at nawala na sina Ascobar at Marley Candiwata. Kaya nagtaka ako kung asan kaya yung dalawa. Tanong ko sa isip ko. Lumabas sila bayaw. Pumunta sila dun. Sabay turo ni Buddy sa daan na papuntang bukid. Naaalala ko may ibinigay pala si Kenta kay Ascobar na pulang bato na ipinapabaon niya sa puno na hindi pa namumulaklak o nagkakabunga. Baka humanap sila ng ganun na puno. Yun na ba yung Marley Candiwata bayaw? At sino yung mukhang tutubi na kasama niya? Tanong ni Buddy na pabulong. Nauna na kasing pumasok sina partner. Oh, yun yung Marley Candiwata. Yung kasama niya si Ascobar, isa sa mga itim na kawal ng mga engkanto. Pero nasa panig natin sila ha. Tinuturing nila akong supremo, kasama yung general nila si Kenta. Susunod din yun dito. Mahina akong sagot kay Buddy na kunyari, chinecheck ko yung pintuan ng kotse kung maayos na nalak. Ah, ganda pala talaga ng Marley Candiwata bayaw. Parang artista no. Makalaglag brief ang kutis. Sobrang puti. Ang swerte mo bayaw, nanggigigil ako sa'yo. Bakit ikaw pa? Nandito naman ako. Sabi niya na may halong kamanyakan yung ekspresyo ng mukha ni Buddy. Diyan ka na nga, nagugutom ako sa mukha mo eh. Sabay tawa at naglakad na ako papasok sa bahay. So tanghali noon, nasa labas kami, nakatambay lahat. Karga-karga ko ang Marlican sanggol. Lahat nakikutan talaga sa kanya kasi lagi nilang hinahalik-halikan. Pinipisil-pisil ang pisngi, lalo na si Buddy na pinagpipilitan ng sarili na nagmana daw talaga sa kanya. Tingnan niyo, kapag umiti, may hawig talaga sa akin, di ba baby? Sabi ni Buddy, na nakatanggap ng naglalagablab na sipa ni Carla. Ambisyoso ka, kahit tibla ng buhok, walang katulad sa'yo. Tingnan mo sarili mo. Pagtataray ni Carla kay Buddy. Naano ba kita? Bakit? Pangit ba ako? Kung pangit ako, bakit na in love ka sa isang hamak? Na pinahamak ka lang ng kagwapuhan ko. Sabi ni Buddy na lumalayo na kay Carla na tumatawa kasi alam niyang may kasunod na pananakit ni Carla sa kanya. Hoy, lalaking di marunong maglaba ng underwear. Hindi ako in love sa'yo, no? Ikaw tong habol ng habol sa akin. Hamak na gwapo daw. Makalapit ka lang sa akin ngayon, humanda ka. At nagpatuloy talagang asara ng dalawa. Si partner nasa tabi ko lang, tawa ng tawa sa kakulitan ni Carla at Buddy. Si Moy busy sa tawag. At si Erwin at Tina naglalandian sa aming harapan. Tawa din ng tawa dahil naghahabulan na sila Buddy at Carla. Lalo kasing iniinis ni Buddy si Carla eh. Hanggang sa binato ni Carla si Buddy ng tsinelas at papunta sa direksyon ko, yung makapal na tsinelas ha. Sa sobrang bilis at lakas ng pagbato ni Carla, hindi ako nakailag na may hawak pa akong baby. Pero nagulat kami dahil nahawakan ni baby yung tsinelas. Parang nasa lunya.
Hindi ito umiyak at umiti pa. Binitawan niya ito kagad at nahulog sa lupa yung tsinelas. Panay sorry sa akin ni Carla. Kaya sabi ko okay lang. Di naman umiyak yung baby eh. Maya-maya pa nun may dumaan ng mga kalalakihan. Nagyaya sila sa amin ng lima-limahan sa larong basketball. E paboritong laro ito ni Buddy at Moy, kaya tinanggap nilang hamon. Ngunit kulang kami ng isa. Biglang nagpakita si Kenta. Nagulat ako dahil bigla-bigla itong lilitaw. Di ko alam kung saan nang gagaling. Kailangan niyo ng kasama? Sali ako! Sabi ni Kenta, na confident. Nagsalubong ng kilay ko sa pagkakatitig sa kanya. Napakalapit lang kasi ng basketball court sa bahay ni Nabadi kaya nanonood si na partner Carla at Tina. Lima kaming magkakasama sa aming kuponan. Ako, si Kenta, Moy, Erwin at ang sakuragi naming si Buddy. Na walang habas sa pagmamayabang na hindi niya papuporme ng mga kalaban. Kala ko tuloy pisikalan na to. Baka mauwi sa rambulan to kasi mas tinatapatan pa ng mga kalaban namin ang kahambugan ni Buddy. Pustaan ang laro, no? 50 kada man na laro. Ikaw, gwapo. Tinutukoy niya nun si Buddy. Hindi ka makakaskor sa laro na to. Sabi nung kalaban namin na medyo may pagkabasagulero at mukhang totokangin pa lang. Hindi ako tumaya dahil bawal sa akin ang sugal. Lalo na kay Buddy kaya si Kenta ang umako ng lahat. Mayaman talaga si Kenta. Malamang engkanto siya eh. Walang bawal-bawal sa kanila, lalo na sa pagdating sa kasamaan. Pero sabi niya, ibibigay niya kay Moy at Erwin ng pera kapag nananalo kami. Hindi sila nagtaka kung taga saan si Kenta. Kahit yung pala ng mga oras na yun, nakita at nakilala ito. Pero si Buddy, alam niya kasi puting tupa siya. Mararamdaman niya yun eh. Nagsimula na kami sa paglalaro. May mga cheering squad kami, siyempre andyan mga partner namin. Ang iingay nila. Si partner may hawak kay baby. Si Tina at Carla kapag nasa amin ang bola. Parang naka megaphone kung makasigaw. Kapag nabuta tayong tira, sisigawan kami ng kabastusan na kesyo kapag madilim magaling daw kami magpa-shoot. Pero yung ring, hindi daw namin maipasok yung bola. Kaya nadidistract tuloy kami sa ingay nila. Nung lumamang na ang kalaban namin ng 3 puntos, nagpasikat na si Buddy. Ayaw na kami pasahan ng bola. Lagi niya tinitira ng 3 points pero sumasablay na siya. Buddy, bigay mo kay Kenta. Open siya, ho. Sigaw ko kay Buddy. Pero pinilit niya rin itong itinira. Buti na lang at pumasok. Naging agresibo ang mga kalaban naming kuponan at nanakit na sila sa amin at hindi pa tumatawag ng foul yung kasama nilang referee. Kaya naging bias na ang takbo ng laro. Dahil nanakit na sila, nagalit si Kenta. Umira lang pagkaitim na engkanto nito. Habang tumatakbong kalaban na may hawak ng bola, mabilis niya itong hinarang ng paa niya para madapa. Hindi nila nakikita o napapansin si Kenta dahil mabilis din ito nakakabalik sa pwesto niya na kunwari tumatakbo. Kaya nakukuha namin kaagad ang bola. Nung nasa kalaban ulit ang bola at yung hambog nilang kasamang may hawak, sinubukan niya itong mag-lay up. Ngunit mabilis na tinulak ni Buddy si Kenta dahilan para mahawakan ni Kenta ang short kasamang underwear at naubaran yung hambog na may hawak ng bola. Kaya napahiya siya at galit na galit. Ang ingay ng mga babae, kinakantsawan nila. Kaya binato niya ng bola si Kenta. Pero yun ang mali niyang ginawa. Bumalik sa kanyang bola at tumama sa noon niya dahilan para nag-collapse siya. Tabla yung laro at hindi na pinagpatuloy dahil magkakagulo na yun. Inawat na kasi ng mga tanod na kapitbahay na nakikinood din ng aming laro. So fast forward tayo. Hapon na nun at medyo paggabi na rin. Nagiinuman kami. Si Kenta nawala ulit at naglaho na naman. Ako, si Buddy, Moy, Erwin, nagkakatuwaan kami sa mga biruan namin. Ang daming kalokohan nila. Lalo na si Buddy ang siyang masamang ehemplo sa aming apat. Sa kalagitnaan ng aming inuman at kasiyahan, biglang may dumating na mga kalalakihan ng mga nakapaa. Walang tsinelas o sapatos na suot. Naka full combat at mga nakasuot na pangsundalo sa ibaba. 7 colors tawag namin dito. May mga dalang mahahabang baril at nangangamoy X7 pa. Kaya napatayo kami na dumating sila at natigil yung kasiyahan namin.
Magandang hapon sa inyo, mga kapatid. Huwag kayong matakot sa amin. Sino yung puting tupa na kabilang sa kapunungan dito? Tanong nung leader yata nila na nasa edad 50 pataas. Sampu lang silang magkakasama nang dumating. Ako po yun. Bakit po? Ano pong kailangan niyo sa akin? Sagot at pabalik ko rin silang tinanong. Ah, ikaw pala. Nandito kami dahil pumunta si maestro sa amin. Alam mo na tinutukoy ko dahil isa kang puting tupa. Kami na bahala sa bukid. Dito na kayo sa baba para hindi sila makapagdulot ng pinsala sa mga sibilyan. Ako nga pala si Commander Dabo. Mga ilaga kami ng maestro. Alis na kami, kapatid. Mag-iingat kayo sa pagsalakay ng kalaban natin mamayang ating gabi. Gagabayan tayo ng ating maestro at mga kasama nating mga kabalyerong puting tupa. Sabi ni Commander Dabo na agad ding tumalikod at umalis kasama ang mga iba pang ilaga. Tinahak nila ang daan papuntang bukid. Dahil sa nangyaring yun, tanong ng tanong sina Erwin at si Moy sa amin ni Buddy kung anong mga nangyayari, at sinabi na namin ni Buddy ang tungkol sa amin. Nagulat sila sa mga nalaman nila at pinangako din nila na hindi nila ito'y pagsasabi bilang lihim ng pamilya. Nagpatuloy kami sa inuman at dumating na si Kenta at Escobar kasama ang mga 19 kawal na itim na engkanto ni Kenta. Supremo, naalala mo pa ba yung sinabi ko? Sa Ujat mo kami kikilos. At yung sinabi ko na magpapahina ng haring engkanto, gawin niyo po para humina rin ang mga tapat sa kanya ng mga kasama naming mga engkanto. Tanong at sabi ni Kenta. Oo, Kenta, naalala ko yun. Nakahanda na ako at handa na rin ako ibuwis ang aking buhay kahit sa panganib para sa kaligtasan ng anak ko. Lalaban ako dahil ito ang binigay sa akin na pagsubok. Sagot ko kay Kenta. Hindi man nakikita ni na Erwin at Moy ang mga itim na engkanto, pero nakikita nila si na Escobar at Kenta na nasa harapan namin. Shut muna kayo, mga brad! Samahan nyo kami kahit natatakot na kami sa mga nangyayari ngayon sa paligid. Inom pa rin tayo! Sabi ni Moy sa dalawang engkanto na sina Escobar at Kenta. Basta ako, bayaw, lagi lang ako sa likod mo, ha? Kaya mo to. Sabi ni Buddy sa akin na tinatapik-tapik pa ang likod ko. Teka, bakit ako lang? Kasama ka rin dito, Buddy. Nakalimutan mo yata, isa kang puting tupa. Atakihin ka rin nila. Sabi ko kay Buddy. Asus, busy ako, bayaw. I have business tomorrow early morning when I wake up. Do you forget that, bayaw? Sagot ni Buddy na medyo lasing kaya naging Inglesero na. Magseryoso ka nga. Hindi na biro to, Buddy. Sa ayaw at sa gusto mo, parte ka ng sagupaan na to. Sabi ko sabay tagay sa basong hawak ko. Moy, Erwin, gusto niyo ba maging puting tupa tulad namin ni bayaw? Dadanasin niyo ang mga nakakatakot na pagsubok, mga kaluluwa, mga aswang, mga vampira, mga tulad nito. Sabay turo niya kay Escobar na nananahimik sa gilid. Mukha pa lang sisindakin ka na sa takot. Buti na lang at nasanay na ako. Sa araw-araw ko ba naman kayong nakikita ni Erwin at Moy? Mga masahol pa sa engkanto ang mga dating. Masasanay talaga ako. Sabay halakak ni Buddy. Eh di ikaw na pinakagwapo sa atin apat, Justin Buddy. Ikaw 100%, kami 500%, konti lang lamang no. Ganti ni Erwin sa asaran nila, Buddy. Oy, baka mag-away pa kayo niya nasa asaran nyo, awat na ha. Saway ko sa kanila, baka kasi magkapikunan na. Lumabas si partner para magpatulong sa akin dahil nilalagnat daw ang baby. Nakita niya si Kenta at Escobar. Kilala na ni partner si Kenta kasi minsan na silang nagkaharap nung dinala ni partner ang baby dito sa lugar nila. Dead man lang si partner kasi nag-aalala siya sa baby dahil sobrang init daw nito. Nung hinawakan ko, nakakapaso nga yung init ng bata. Hindi naman siya umiiyak pero nakabuka yung mga mata niya at parang nakatitig lang. Hindi na kulay blue ang mata nito kundi kulay pula na bilog sa gitna ang kanyang eyeballs. Para siyang galit. Kaya hinalikan ko ang baby sa labi at kinausap ko. Bakit ang init mo, anak? Galit ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Habang kinakausap ko ito at nakatingin lang si partner sa aming dalawa,
Biglang pumikit ang mata ng sanggol at akala ko natulog lang. Pero bigla itong dumilat ulit. Kulay blue na yung mata niya. At nawala na init niya. Nagpapapansin lang pala ang anak ko. Ayaw yata niya akong magpakalasing dahil alam niyang may paparating akong kakarapin na panganib. Kaya hindi na ako uminom nun. Sila na nagpatuloy tatlo sa pag-iinom. To be continue, ang haba na kasi ng part na to. Di na magsisend kaya inati ko na. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.